sweldo, pasahod. Tamang kaisipan. Face all this. May pagkukulang sa aspetong yan. Kumita para sa kanyang pamilya. Respond properly. Hanap buhay nga bang maituturing ang compressor diving? Na isinusugal ang kanilang mga sarili, maitawid lamang ang gutom at kawalan ng ikinabubuhay. Sila po ay mga nakatira sa baybay ng mga isla na matatagpuan sa Visayas at Mindanao. Itong mga kababayan natin ay karamihan mga kalalakihan na gumagamit lamang ng mahabang hose, makina at bangka. Sa madaling salita po, sila ay mga compressor divers. Ating tuklasin ang kanilang mga kwento at pagkapit sa pag-asang may lilingon sa kanilang kalagayan. Napakalungkot ng buhay. Dito, ako lang nagbag-isa dito. Iba talaga yung nakalakad. Kaya sa buhay ko yun, wala na. Ako po ay nabalda sa compressor. Ang edad ko po ay 12 yata. Tapos, na-injure ako, ang edad ko mga 50 na. Napakalungkot ng buhay. Hindi katulad ng nakalakad. Siyempre malaya ka. Ako hanggang dito lang. Eh gusto ko naman pumunta sa malayo. Hindi naman ako punta. Ako siguro kung hindi ako na injure, na balda, baka nakaahon din. Baka nakapunta-punta din sa malayo. At kapag asawa din, bukod ng sariling pamilya. Kaso eh, siyempre, bata pa ako, hindi pa nakapag-asawa. Wala akong pamilya. Ang pamilya ko lang, ang tatay ko lang at nanay. Ako wala na nga akong nanay. Tatay na lang, matanda na rin. Dito, ako lang nagbag-isa dito. Kasama ko din ng kapatid ko. Bawat gabi kami magsama dito. Na sama din palaot, ay ako lang mag-isa. Kasi malungkot talaga. Iba talaga yung nakalakad. Kahit saan saan, kung gusto mo, marating mo. Kung gusto mo maganap buhay na parang marayang buhay mo, mag-ahong ka naman lang. Pwede. Kaya sa buhay ko yun, wala na. Kaya okay lang. Sabi pa yun, hindi lumang wala ng pag-asa. Alias anak ko Angga Edwin. Ang aking asawa ay napilitang lumuwas sa Maynila para mamasukan bilang katulong. Mula nang ako'y mabalda, sa asawi ang palad, siya ay nadisgrasya. Sa sobrang pagsisikap maghanap buhay, kasi yun lang naman napagkakitaan ko kasi hindi naman ako nakapag-aral. Ang dahilan ng aking pagkalumpo ay noong 18 anyos ako, nag-umpisa maging compressor diver. Hindi naman sumagi sa isip ko na malulumpo ako dahil sanay naman akong sumisid. Nangyari ito nung ako'y nasa dagat. Pag-ahon ko, doon ko na lang naramdaman na wala na akong lakas at manhid na ang aking katawan. Pinalapit ko yung isa kong kasama kasi tatawid ako sa kabilang bangka. Nang biglang sumakit ang pusod ko na para bang kinukurot. Pero tumawid pa rin ako. Pagdating ko doon, bigla na lang ako ng lambot. Hindi ko na magamit ang mga paa ko. Kahit anong gawin ko, wala talaga. Kaya dinala ako sa doktor. Pagdating doon, kinabitan ako ng swero. May pamangkin din akong nabalda na ang sabi ay hindi daw maganda ang swero, kaya pinatanggal. Hindi daw maganda ang swero sa nabalda, kasi hangin lang daw yan. Kaya pinatanggal ko, kasi nakakain naman ako.
nakakainom ng tubig. Ang problema lang, hindi ako makadumi at makaihi. Illness or accidents or what na usually occurs in sa mga drivers in my area of practice. So yung sudden ascent or sudden pataas ng from the depth of 100 meters up, then usually naubusan sila ng oxygen kasi hindi naman ano yung dito sa aming area, hindi naman ganun ka-scientific yung mga equipments. Pag naubos yan, biglang bubulusok yung pataas. Tapos yung mga gases, like the nitrogen gas, nagiging air bubbles yun sa cardiovascular, sa ating blood. Kaya nagkakaroon ng air bubbles dun sa cardiovascular system, which produces embolism, which affects the musculoskeletal. Or sa experience ko, mas madami ang neurological, wherein ang patient nakaka-experience ng numbness, incoherence, parang ano sila, confused. So yung nagkakaroon ng paresthesia, numbness ng extremities, and probably this is due to effect on the spinal cord. Kasi sa decompression sickness or DCS, sa neurologic, pwede sa brain or pwede sa spinal cord. Compressor diving is a daring livelihood. They go diving with a compressor on the boat, so they are breathing the air through hand shift tubes from a dirty compressor, basically, because it's not maintained. They wrap this hose around the body, plug it into the mouth, go deep 30, 40, sometimes even 50 meters, breathing through those tubes the air. It's in continuous airflow. If anything happens on the boat with a compressor, you know, they would not have a chance to come up, or they would rise much too fast, which means they end up paralyzed because of decompression sickness or even die. But not even if the compressor stops working, they have a risk. But the risky techniques are also, they don't know how deep they are. They don't know how long they had been underwater. And once they have their catch, they go up, secure the catch, then go down again. Go up, secure the catch, go down. So this is what we divers call JoJo diving, because this is very, very unhealthy. So we, when we become a diver, we have a proper training. So we know all the rules and we know what's risky and how to protect our health. But they don't know this, you know. They learn from their fellow divers, but they don't have a proper dive training. So after the shoot, actually what we came up was the idea to initiate a project, Safe Diving Practices. So we formed a small team consisting of different instructors, and we have made some big charts with drawings with divers and bubbles and depth tables, but not complicated, but easy, because most of the people, they are uneducated, so you have to make it really easy. Then of course there's also the language barrier, so that means we had an interpreter along, and he was translating what we were actually teaching. Thank you.
pinakamapanganib na klase ng hanap buhay, ano? Para dun sa mga nakatira sa mga coastal areas. Siguro usually nag-i-involve ito ng mga batang lalaki, yung mga usual providers and breadwinners sa kanilang mga pamilya, no? So nagte-take risk sila na mag-dive 20 to 40 meters para makakuha ng mas maraming isda, kasi 'di ba nilalatag nila yung mga lambat nila sa kailaliman para mas marami silang mahuli, no? Kasi siyempre may mga threats na rin ngayon sa environment kung saan pakunti na ng pakunti yung isda, no? So nakakaroon na tayo ng issue sa overfishing. So yung mga tao, kailangan nilang mag-device ng mga bagong paraan on how to get more fish and livelihood for their and for their family. So marami talagang siguro nag-i-engage dito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yun nga lang, medyo mapanganib talaga ito, or napaka mapanganib niya, kasi nga yung kasangkapan mo lang para makapunta sa ilalim ng dagat ay isa lamang tubo na nakakabit sa yung mukha, tapos dadive ka na doon, ano? Maaring maraming mangyari along the way kasi 20 to 40 meters, napakalalim niya, no? So maraming pwedeng mangyari, baka mapulupot o something, maputol, etc. na malaki yung chance na ikamatay o ikaparalisa, mag-cause ng disability dito sa mga mangingistang ito. Pero yun nga, ito ay source ng pangkabuhayan sa kanya. Hindi naman nila ginagawa ito out of ano lamang, siguro out of leisure lamang or to the extent. So maraming mga nakasalalay dito sa ganitong klaseng practice na hanap buhay. Pamilya namin dito, wala pang buhay. Kawawa yung mga anak mo, lalo na yung pamilya mo. Buhay man na medyo makaangat-angat. Mahirap talaga ang kompresor. Lalo na kung malamig tapos malalim yung sinisisiran mo. Mahirap na. Lalo na kung medyo marami ka ng anak, paano kung lumpo ka na? Kawawa yung mga anak mo, lalo na yung pamilya mo. Baka iba na ang makasama sang pamilya mo. Kaya ang ano na sa ibang kasamahan ko, lalo na yung mga nagko-compressor pa, na habang hindi pa huli ang lahat, mag-isip na tayo na ibang trabaho natin, ibang mapagkikitaan. Natutupo ko pag-compressor, sarili ko na talaga. Dahil ang tatay ko hindi na marunong mag-compressor. Pinagsikapan ko makaano pag-compressor dahil sa panahon marami pang isda, marami ka pang napapana, eh ngayon wala na, kaya mahirap talaga ng yung mga bata. Kaya alam mo, ang ibig kong sabihin, mga anak ko, ayoko nang mag-compressor dahil mahirap ang hanap buhay sa dagat. Hindi ko pinangarap maging compressor diver kasi nag-iisa lang yung anak kong lalaki. Tapos puro babae na. Kaya pinag-aaral ko silang mabuti para makapagtapos. Kaya tinitiis ko na lang na mag-compressor diver. Ang nangyari sa akin, ang dahil sa compressor, nalumpo ako. Ngayon, ang nangyari, 9 buwan bago ako naka-recover sa paglalakad ko. Grabe talaga ang naranasan kong hirap sa sobrang kahirapan. Tapos, meron pa akong nag-aaral sa high school. Kaya, grabe talaga ang pagtitiis ko sa kahirapan, pati ng pamilya ko. Dati, diver din ako sa compressor. At naranasan ko rin malumpo kasi mag-isa akong pumalaot. Minsan, di maiwasang gumamit ng illegal. Katulad ng dinamita, at nahuli pa ako ng pulis. Siguro mahigit 2 buwan akong nakakulong bago nakalabas. Dahil nga sa hirap ng hanap buhay,
At kahit labag sa batas, kahit alam kong illegal, gagamit pa rin ako niyan. Kasi ang hirap maghanap buhay. Gusto ko magkaroon ng hanap buhay na medyo makaangat-angat at makapag-aral sa aking mga anak. Ito kaya ang kapalaran. Pastor, of course, the challenge is for me to help people to be aware of all that's happening, you know, just to be aware una sa lahat and to intelligently face all these realities to be able to respond properly. So una, ay ang challenge ay nandito sa edukasyon pa rin ng tao. Education. And this is also in line with our basic ministry, that is catechesis and evangelization, hope for everything. Yung pagbabago ay palaging nandyan yun, and that's the challenge actually for us, kung paano natin sasagutin yung challenge ng pagbabago. And in terms of pagbabago, unang-una, ako yung isang, ang filosofiya ko sa buhay ay intellectual change must come first bago talaga mapa-ano yung tao sa kanila ng pagbabago. So, change of the mind is necessary before we can talk of change of the heart and change of one's life. Ito kaya ang kapalaran. Sa aking buhay, ako'y bigo sa aking pag-ibig dahil ako. Kaya lang naman sila nagre-resort sa ganitong ano, no? Ganitong trabaho dahil wala nga silang ibang mapasukan. Wala namang mga offer na trabaho na pwede nilang tanggapin. So ito ay mga nasa coastal area ang karamihan ng biktima. Yun naman din talaga ang kaya nilang gawin. Pinapatulan na lang din nila. At lumalabas dito na marami mga pagkukulang. Unang-una, pagkukulang siguro sa pamahalaan na magbigay ng trabaho. At hindi lamang basta trabaho, ito yung mga dignified work naman na magbibigay sa kanila ng tamang sweldo, pasahod. Yung kanilang karapatan ay inaalagaan naman at hindi ito binabaliwala. At higit sa lahat ay merong proteksyon para sa kanila, hindi lamang bilang isang manggagawa, kundi bilang isang tao. Proteksyon sa kanilang buhay mismo. So may pagkukulang sa aspetong yan. Ano? Pero hindi natin nilalahat na ang may kakulangan dito ang pamahalaan. Siguro isama na rin natin yung private sector. Kasi karamihan naman na nag-i-employ nitong mga divers na to. Usually dyan, mga private sector din naman ito eh. So yung mga private sector, wag naman sana nila na parang sinasamantala. Ano, itong mga maliliit na taong ito na umaasa lang sa ganyang uri ng ikabubuhay, hindi pa nila bibigyan ngayon ng karampatang sahod. Napakadelikado ng gawain, pero yung pasahod na ibinibigay, eh, hindi naman commensurate dun sa sakripisyo na ginagawa nila. So, I think, ano, sa aspetong ito, makikita kagad natin, there's a breakdown of respect, you know, for the dignity of workers, laborers. So, hindi natin makita yan. At pangalawa, there's also, I think, a breakdown in yung pagbibigay, halimbawa, ng proteksyon, ano, sa mga manggagawa na ito. Dahil inahayaan lang nila na pumasok o pumalaot o di kaya lumusong dyan sa tubig na yan na napakalalim tapos eh walang mga safety measures. Napakagandang pagmula ng inspirasyon ang pagdeklara ng simbahan ng 2016 bilang Year of Mercy. Tingnan natin ang kanilang mga kalagayan bilang ating mga tunay na kapatid, hindi lang miyembro ng lipunan na nakakaligtaan,
na kailangan tugunan, kalingain at bigyan ng pagkakataon makapamuhay ng may dignidad. Bigyan ng kabuhayan, lunas sa kanilang karamdaman, at pagpapanigurado na napoprotektahan ang kanilang mga karapatan bilang manggagawa. At sa panig naman ng pamahalaan, siguraduhin nating kasama sila sa mga programa na makapag-aahon sa kahirapan at nabibigyan ng alternatibong kabuhayan. Ikaw, ano ang iyong tugon sa kanilang karaingan? Maraming salamat po. Ito kaya ang kapalaran na itinaga sa aking buhay. Ako'y bigo sa aking pag-ibig dahil ako